Hello, welcome to my YouTube channel, Pitas Lagas Family Vlogs, and to my Facebook page, Pitas Lagas Family Vlogs. You can search my Facebook page also on Facebook. So, ang isang araw na to, magluluto tayo ng ginataang bilo-bilo or ginataang halo-halo. Ayan. So, ganito po ang ating ingredients. 1 kilo ng glutinous flour. Or yung sticky rice flour. Ayan, pag nabibilit natin sa palengke, yung fresh na malagkit. Ayan, ipapa-ano yun lang siya. Ang tawag doon, ipapagrind yun lang siya para maging pinong-pino siya. At gagawin yun na siya ng bilo-bilo. Ayan, ang gamit ko dito is 1/4 kilo. Ayan. Tawag ng mga ilong Tagalog dito, galapong. And then, ang isang ingredients natin, 2 cups cube ng gabi. And then, 2 cups cube ng purple ham. And then, 2 cups cube ng sweet potato, kamote sa atin. And then, 2 cups small sago, maliliit na sago ang ginamit ko dito. And 2 to 3 cups ng sugar, yung puting sugar ang gamit ko dito. And then, 2 cans ng coconut milk. Ito kasi ang available dito, kaya ito ang gagamitin ko. And then, 2 cups na saging. Yung dipig, gamitin natin is dipig. At hahaluan din natin siya ng langka kung meron tayong available na langka sa ating bahay. Ayan, kung wala naman tayong available na langka sa ating bahay, huwag yun ang haluin. Masarap din naman ito. Basta kompleto ang ingredients nyo ng kamote, obi, yung bilo-bilo, syempre, yun ang number one na ingredients, at saka yung sago. Ayan, so, start na po natin na gawa ng balls. Ayan, so, yung ano na po natin, yung rice flour natin, na nagawa ko na po siya ng dough. Actually, hindi siya rice flour, glutinous rice. Glutinous flour gamit ko dito. Kasi yung pag rice flour gagamitin mo, matigas siya pag luto yung kinataan nyo. Kaya yung ang gamit natin dapat sa bilibilo is yung glutinous rice. Pag wala yung fresh, kagaya dito sa Hong Kong, wala kaming fresh dito na pagpilihan ng malagkit. Kaya ang ginagamit lang namin dito is yung ready to cook na lang na gamitin to. Ito yung glutinous rice flour. Ayan. Yan, so habang tayo ay naggagawa ng dough, pag natapos natin yung paggawa ng bola-bola, yan, ilagay na natin sa mainit na, papainitin na natin itong ating coconut milk, and then add sugar, yung 2 cup ng sugar natin na white sugar, and then halo-haloin lang natin siya para matunaw yung white sugar habang pinapainit natin siya. Haluin lang natin ang siya ng haluin. Ayan. Pag nahalo naman siya, okay na yun. Huwag na natin continuous na ihalo. Pag once na nahalo na yung ating white sugar sa coconut milk. And then, pag nahalo na siya, ilagay na natin yung obi. Ayan, kamote. Haluin natin siya habang nilalagay. Yan, relax lang kayo dyan. Halo lang kayo ng halo. Tapos, antayin natin siya na mag-boil. Once na nilagay natin ang kamote, obi, ayan, hantayin lang natin siyang kumulo. And then, stir natin siya pag kumulo na siya. Para hindi dumikit sa ilalim at masusunog siya. Ayan, pag medyo luto-luto na yung ating obi and ano yun, yung gabi, ilagay na natin yung ball. Yung gagawa nating pilo-pilo. Yan. Kung napapansin nyo, tinigiisa kong ilalagay siya para hindi siya magtikit-tikit. Kasi pag once na ilagay natin lahat ng isahan, ditikit siya. Kaya tigiisa lang natin siya ilagay. Kaya kailangan may pasensya dito sa pagluluto ng pilo-pilo. Yan. Haluin lang natin siya ng haluin.
Ayan, halo lang siya ng halo. And then, pag okay-okay na kumulo na yung tubig, ilagay na natin yung sago. Ayan, dito kasi sa Hong Kong, usually walang nagbibinta dito ng luto na sago. Kagaya sa Baguio sa market, may nabibili ka doon na ready to cook, ay na naluto na siya. Pero dito wala, kaya kailangan bumili ka ng fresh na sago, yun ang lulutuin mo. Tapos, pag naluto mo na yun, yan, ready mo na lang ilagay dito pag magluluto ka na ng pilo-pilo. Ayan, so ginawa ko itong sago kagabi at ngayon ko lang siya ilalagay dito sa aking ulurutoing pilo-pilo. Ayan, continue tayo sa paghalo-halo kasi hindi siya pwedeng magdikit-dikit. Kaya kung magluluto kayo ng pilo-pilo, kailangan may pasensya kayo sa paghahalo. Hindi kasi siya pwedeng hayaan lang na hayaan mo lang siya dyan na nagluluto. Ayan. Pag nakita mo na yung bilo-bilo natin, yung ginawa nating balls na ano na siya, nag-float na siya, ibig sabihin, naluto na siya. Ayan. To be patient lang mga guys, kasi ganyan talaga ang pagluluto ng bilo-bilo. Ayan, pag ini-stir natin siya, kunin niyo yung sa ilalim kasi madali siya kasing masunog sa ilalim. Ayan, so ready na to siyang kainin at enjoy-enjoy nyo na ang pagkain nyo. Thank you guys!